Hi guys, morning. Morning guys. Lalo ko any suggestion guys na i-take ko. Pero plano ko na mag-take ng caregiving kasi bala ko talagang mag-abroad. Yun, caregiving. Caregiving siguro. Anong suggestion nyo guys na lugar na pwede kong applyan? Pero nakakita na ako ng ano, ng school na pwede kong i-take, pag-taken. Ano na lang, siguro yung lugar na lang napupuntahan. Kasi guys, siyempre dito sa Pinas, hirap makahanap ng permanent na trabaho, lalo na pagka wala kang Pinas, diba? Kahit aminin nyo, mahirap maghanap ng trabaho. Kaya yung iba na naiisip nilang mag-abroad, diba? Tulad ko, naisip ko na mag-abroad ngayon. Pero dati ko pa naisip na gustong mag ano, mag-ibang bansa, mag-abroad. Siyempre, marami lang mahadlang, lalo na pagka may asawa ka na. Yun, marami mahadlang. Kaya ngayon, naisip ko na talagang ituloy na siya, yung pag-abroad. So, magtitig ako ng midwifery, pinag-isip ako kung midwifery, caregiver. Si caregiver, 6 months lang. Midwifery kasi, 2 years. Midwifery, 2 years. So, nag-search naman ako. Kasi wala akong work. Diba? Pagka wala akong work, dami mo naiisip. Pinaka-relate yan. So, sana, comment down below kung anong bansa yung pwede nating puntahan after kung mag-take ng caregiving. Caregivers. Yun. Ano ba yung tama? Caregiver. Caregiving. Paano after kung mag-take ng ganun? Yung guys, yung hindi masyadong mahal sa placement fee, much better na walang placement fee, siguro ganun. Di ba? Meron kayang ganun, yung walang indirect ka. Di ba? Direct ka na mag-apply. Sana meron akong pero yung dalawang school kasi yung parang accredited siya ng TESDA, pero yung isang school na yon parang credited siya ng Canada, yung isang agency na yun. Hindi siya agency, parang training center siya ng parang school din siya na pagtitikan ko ng caregiving. Tapos credited sila ng Canada. Puntang Canada. Pangarap ko din yung Canada. Pero Nag-ako kung sa inyo guys kung meron kayong may sasuggest sa akin ng mas magandang lugar, 'di ba? Mas mataas yung sahod. Madaling makaalis after ko mag-take ng caregiver. Yun. Na-realize ko lang na 'di ba? Tagalan natin dito sa Pilipinas, wala pa rin nangyayari. Diba? Or, kung may sasuggest kayo na, pwede kong kunin, or any work na may sasuggest nyo sa akin, na pwede ko siyang i-take ng NC2, diba guys? Sana,
matulungan niyo ako. Hoping na sana matulungan niyo ako na pwede ko siyang, mga suggestion niyo lang na pwede ko siyang i-consider, di ba? Lalo na ngayon, hindi ba yung mga maraming hindi man na work. Pero naisip ko lang siya na ano, kasi di ba nga caregivers kahit sa ang bansa siya. So yun, naisip ko na ganun. Siguro mag-take na lang ako ng caregivers. Pero kung may suggestion kayo na mas hindi man siya sa lugar na alam nyo, ba, syempre advantage ko na yun na magtanong sa inyo, guys, kasi alam ko sa inyo na halos lahat ng nasa grupo ko eh nasa ibang bansa. Yan, sana mabigyan nyo ako ng ng suggestion na magandang gawin, ba? Kasi hirap dito sa Pinas, lalo na pagkawala kang sariling bahay, nakikitira ka lang, ba? Dami ko pang, daming kong gustong gawin na sana mangyari. Marami akong naiisip. Naiisip mo na lang siya ngayon kasi dati hindi mo naman, wala pa sa isip mo na mag-ibang bansa. Kasi iniisip mo lang, ay, baka may mga anong mangyari, di ba? Pero ngayon, nasa isip mo na siya na para sa pamilya mo. Na na para sa future ng mga anak mo, diba? Sana mapabuti sila. Kung gagawa ka man siguro ng isang bagay na ikakabuti sa future mo, siguro dapat nas naumpisa ng maaga. Pero sabi nga nila, diba, hindi pa huli ang lahat, diba? So ayan, sana ilang ano na yung sakit yung ulo ko, kung ano yung gusto ko itatake ko talaga. Pero yung pero yung nangingibabaw sa akin is yung caregiving, midwifery yan. Pero caregiving, midwifery, pero mostly ang inisip ko lang talaga, gusto ko talaga makaalis agad. Yan, siguro may masasuggest kayo na work na mas makakaalis ako agad. Yun, diba? Tapos, okay naman yung pasahod. Siyempre, makakabuhay naman ng pamilya. Tapos, pagdating ko dyan, hindi naman, diba? Pero sana, swertehin kung makaalis man tayo. Alam ko, sana matulungan nyo ko, guys, kung ano yung mga maisasuggest nyo na nangyari, bansa na pwede kong puntahan, diba? Na mapapadali tayo, hindi mahirapan. Diba? Hindi mahirapan mag-process ng papers. Tapos, syempre, wala tayong pera. Siguro, mas maganda kung salary deduction kung may placement fee man siya. Pero yung iba, hindi ko lang sure kung merong iba yung placement fee, pero mas maganda sana kung walang placement fee, di ba? Parang direct ganun. Parang naisip ko na ganun na abroad na lang. Parang ano, alam mo yung parang lost. Yun na lang yung chance mo na ano. Parang ano, yun yung gagawin mo na alam mo na ikakabuti ng future ng mga anak mo. Parang gano'n na lang. Ayan. Sana matulungan nyo ako. Paano? Kasi gusto ko talagang yan. Yun na yun. Mag-take na ako ngayon ng courses. O kung meron man kayong suggestion na pwede kong i-take na courses na mapapadali yung pag-alis ko. Ayan. Sana matulungan nyo ako, guys. Ayan. Kasi ayan. Sana matulungan nyo ako sa ganun. Ayan. Kasi gusto ko talaga, alam niyo, pangarap ko talaga mag-abroad. Ngayon na lang siya nag-sink in sa utak ko na gawin mo na to, diba? Gawin mo yan para sa
future ng mga bata. Future ng mga bata. Kasi nag-aaral na sila. So, yun. Siguro pag-take ko nun, 6 months yun. Pag makatake ako ng 6 months na yun, makuha ko yung certificate ko. Talagang gora na bells. Diba? Pero kung meron kayo masasadya sa akin ng magandang work, mabilis ako makaalis. Diba? Ano na natin yan? I-take na natin yan. Diba? Alam niyo yun, parang pag may nagawa kang kasalanan, binabagabag ka ng konsensya mo na hindi ka makatulog. Ganun yung nangyayari sa akin. Yung sabi ng isip ko na mag-take ka na ng ganito, ganyan, para makaalis ka na. Diba? Yung parang gusto mo na makaalis, tapos ganun yung nangyayari. Parang basta yung sakit ng ulo ko, kakaisip ko anong gagawin. Pero nag-search naman ako. Nag-search ako na naganap ng school, ng training center na pwede kong pagtikan ng caregiving. Caregivers ba yun? Sakta ng ulo ko. Sana may masuggest kayo sa akin. Diba? Na matulungan nyo ako. Alam ko matutulungan nyo ako, guys. Matulungan nyo ako sa diba? Sana may masuggest sa akin na mag-take ng ganito, take mo ganito, diba? Nag-accept ako ng suggestion, diba? Pero may nasa number one na nasa isip ko. Iniisip ko lang kung ang lugar, kunyari caregiver ako, saan kayang lugar mas better na mas mag-apply ng work sa bansa na medyo mataas yung sahod. Siyempre, yun na yung natin eh, mataas na sahod, tapos hindi hassle yung pag-apply, diba? Hindi mahirap, tapos makakalis ka kagad, diba? Yeah. Kasi nasa stage ako ng ngayon eh, yung natake na ako ng naayos ko na yung ibang requirements para makapag-start ako. Sana matulungan niyo ako, guys. So ayan, alam ko dito sa mga grupo ko na OFW, ayan, salud ako sa inyo. Sana ingat kayo kung saan man kayo naroon ngayon, at sana safe lang kayo palagi. Ayan, sana tuloy laban lang ang pag-YouTube, diba? So sana matulungan nyo ko, guys, na masasuggest ko na i-take, or may lugar ba kayo na mabibigay sa akin para mapadali yung proseso, kung di ba mas maganda yung pasahod yun. Sana matulungan nyo ko. So ayan, hanggang dito na lang yung aking vlog. Yan, bye, see you for my next vlog. Huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe para updated kayo sa aking mga susunod na video. Bye!